So ka na naman, ano kaya ang magandang bilhin na lenta para sa online class? Or kung hindi naman, ay face-to-face class. Ano kaya ang maaari mong invest na laptop para sa iyong pag-aaral? Kung gusto mong malaman, just keep on watching. Hello, my name is Aljon. Welcome to my channel. Meron na akong share sa iyo. Yes, meron na akong share sa iyo na idea kung ano ba ang laptop na pwede sa online class or kung hindi online class ay face-to-face class. Itong video na ito sa mga estudyanteng nagtatanong kung ano bang magandang specs or specification ng laptop. Specs. So disclaimer lang, itong share ko sa iyo na idea is based sa aking experience ng mga nagamit ko na laptop during online class at ganoon din sa face-to-face class. So ang i-cover ko lang dito na review is pang PC or Windows. Saka na muna ito, pag meron na ako nan. Wala pa eh. Simulan natin sa laptop or desktop. So sa laptop, ito yung mga nabibitbit or pwedeng dalhin kahit saan. At yung desktop, ito yung steady lang or nasa isang location. Tap muna tayo ha. So ibang laptop, ibang desktop, ibang cellphone, at ibang tablet. So laptop muna guys. So kung gagamitin mo sa online class, yung laptop na ito, ang titingnan mo dyan is yung specs or specification. Ano ba ang specification? Ito ay list of components or features ng isang devices. So, ang titingnan mo dyan is yung number 1, processor. Pangalawa, RAM or random access memory. Pangatlo, storage. So, nandyan yung HDD or SSD. Pang-apat is yung video or graphic cards. So, isa-isahin natin. Unahin muna natin sa processor. Processor or CPU, Central Processing Unit. Ito yung brain ng computer. So, merong brand ng processor. Yung isa dyan is Intel at AMD. So, maganda parehas yung brand na yan. So, sa akin kasing laptop, currently, ang gamit ko ngayon is Intel Core i5 10th Gen. So, kukuha ka ng laptop, so dapat i-series na. Gaya ng i3, i5, i7. Kung sa AMD naman, so ang popular dyan is yung AMD Ryzen. Pangalawang mong titingnan dyan is yung RAM or random access memory. RAM, ito ba yung hayop? Yung may sungay? So kung dati mas mabilis ang 40 gram na memory, so ngayon ay medyo mabagal na yan kung Windows 10 ang operating system mo. Yung isang factor dyan is yung Windows update. Lumalaki yung program, lumiliit yung capacity ng memory. So dapat mataas yung RAM. So instead na 4 gig, so ang recommended ngayon is 8 gig pataas. So bakit ko nasabi? Meron kasi ako na laptop dati. Windows 10 siya, 4GB RAM, mabilis siya dati. Then habang tumatagal, sa sobrang daming updates at marami ng application ang naka-install, isama na rin natin yung mga updates ng ibang application, so bahagyang bumabagal yung laptop ko. So imbis na i-upgrade ko, bumili ako ng bagong laptop. So lalo na ngayon is merong bago OS, Windows 11, mataas din yung hardware requirements ng OS na ito or operating system. To sum up, ang recommended ko is 8GB or more sa RAM. So ang pangatlo mong titingnan dyan is yung storage or dami ng laman na pwede mong ilagay na mga files sa iyong laptop. Meron tayo dyan dalawang uri, HDD or SSD. HDD stands for hard disk drive. SSD stands for solid state drive. Kung HDD, go for 1TB or 2TB. TB means terabytes. Ang 1TB equivalent to 1,000GB. So kasi nga, palaki ng palaki na ang capacity ng files ngayon. Mapa, games, installer, application, picture. So dapat talaga is malaki na yung storage mo. Pero mas preferred ko ngayon is SSD or solid state drive. Kasi mas mabilis mag-boot, mag-load ang SSD compare sa HDD. Kaso may kaunting kamahalan ng SSD compare sa HDD. Pero yung nabili kong laptop is dual drive. Meron siyang SSD at meron din HDD. Much recommended ko pa rin ang SSD kung available. Pero pwede pa rin naman ang HDD kasi marami pa naman nagamit ito. Pang-apat na titingnan mo is video or graphic cards. Maganda ay meron ito, lalo na kung ikaw ay mag-i-edit ng video gagamit ng mga editing software, graphics,
3D animation software at sa gaming na din. So kung may budget ka, go for the laptop na merong video or graphic cards. Kasi mas sulit ito, mas maganda ang quality ng video na madi-display sa iyong monitor at makakasabay ang iyong laptop sa mga high graphics application. Ama ko lang ito sa mga kailangan mong tingnan. Camera or external camera. Merong mga laptop na malabo ang camera. So common naman to sa mga laptop. Kung pagkukumparin mo, mas malinaw ang camera ng cellphone compare sa laptop. Kaya ang ginagawa ko is naglalagay ako ng external camera kagaya nito. So lalo na yan kung yan online class. So the more na mas maganda ang camera mo, so mas makikita ka ng teacher mo or prof mo. Additional, i-check mo rin kung may LAN port or kabitan ng internet cable para sa internet mo. Kasi may mga laptop ngayon na walang LAN port. So wireless connection lang siya kapag i-co-connect sa internet. So mas maganda is meron ka ng LAN port at meron ka pang wireless connection or sa Wi-Fi. Kasama ko na rin ang internet connection sa iyong titingnan. Imagine meron kang laptop or cellphone pero wala namang internet. So sa Pilipinas, marami naman ang internet service provider. Andyan ang Globe, Smart, PLDT, Converge, Dito, at marami pang iba. So meron pang ang bagong internet service provider na papasok sa bansa, yung Starlink. Ito ay pagmamayari ni Elon Musk. So pili na lang kayo dyan. Next, operating system. Meron kasi iba't ibang operating system para sa laptop. Ito ay Windows, macOS, ChromeOS, at Linux. So dun lang muna tayo sa Windows. So go with Windows 11 or Windows 10. Kung Windows 10 yan, pwede mo naman yan i-upgrade sa Windows 11. Pero take note, dapat compatible yan at pasok sa system requirements ng laptop mo yung Windows 11. Ganun lang nangyari sa laptop ko. Windows 10 ko siya nabili year 2020. So nung nirelease ng Microsoft yung Windows 11, pasok pa rin sa system requirements yung laptop ko. Kaya yun, in-update ko siya. Pero yung pag-update niya is sobrang tagal. Halos 5 hours akong naghihintay. 5 to 6 gig ang na-consume ko na data. Pero after nun, sulit naman. Kasi maganda yung updates, maganda yung UI or user interface, marami ding features ang naidagdag. So all in all, to sum up, processor i3, i5, i7 or higher or any equivalent sa AMD, RAM 8GB or higher, storage 1TB or 2TB HDD, or kung available yung SSD, go for SSD with graphics or video card if available, with LAN port, external camera kung malabo yung camera ng laptop, and syempre yung internet service provider mo. So itong binigay ko na specs or specification ng laptop is recommended ko na yan para sa online class or kung hindi naman, F2F class. So bakit ko nasabi? Unahin ko muna sa online class. So sa online class, marami tayong ginagamit na application. Kagaya ng Zoom, Google Meet, Messenger, FB, YouTube, LMS or Learning Management System ng school, mga browsers, pag tayo magsa-search, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, at marami pang iba. So itong specs na ito is pwede na to for multitasking. So pwede kang nanonood ng YouTube habang i-download, habang nag-type na rin. Kung sa F2F naman, syempre gagamit pa rin tayo ng gadget dyan. Pag maghahanap tayo ng sagot sa internet, mag-search sa Google, sa YouTube, magta-type ng mga assignment sa Word, at marami pang iba. Kung high school student ka, so advantage ang merong laptop. Kasi halimbawa, kung may pa-assignment yung teacher mo sa iyo about sa research at kailangan mong i-print, so kung may laptop ka, basta i-connect mo lang to sa internet, madali kang makakahanap ng sagot at madali mo itong may tatype sa Word. Halimbawa naman sa math subject, halimbawa pinagko-compute kayo ng large amount or maramihang numbers, pwede kang gumamit ng Microsoft Excel. Basta magaling ka lang sa logic at marunong kang maglagay ng formula. Kung magre-report ka naman, instead na isusulat mo yung report mo sa kartulina or Manila paper, yung traditional na reporting, so pwede kang gumamit ng PowerPoint. Itatype mo lang yung report mo, add ka ng picture, lagay ka ng Teams, and then kailangan mo lang i-projector, and then yun, pwede ka na mag-report. So halimbawa naman collage or any task na may kinalaman sa picture, pwede ka gumamit ng mga photo editing software kagaya ng Photoshop. Kadalasan na pinapagawa ng teacher is yung mag-film kayo, kagawa kanyang vlog, tutorial or documentation. So kung may laptop ka, so advantage siya yun kasi hindi ka na mag-rent sa mga shop. So pwede kang mag-edit ng video anytime, anywhere. So
ano pang hinihintay mo? Kung may budget ka, bili na. So marami pa akong gustong sabihin about specification ng laptop. Siguro sa mga susunod na lang na video kasi malawak itong topic na ito. So for the meantime, yan muna. Natapos mo itong video na ito, i-comment mo naman yung specs ng iyong laptop sa chat box. Paalala, based sa akin observation, iyang mga laptop na yan is 3 to 5 years ang itatagal. Pero take note, depende pa rin sa paggamit yon. Kung maingat ka, so pwede pang mag-extend yung life ng iyong laptop. Pero after 5 years at nakasurvive pa ang iyong laptop, i-expect mo na magkakaroon to ng problem. Example dyan is yung battery. Yan yung karaniwang napapansin ko kapag matagal na yung laptop. Battery ang unang nasisira. Or kung hindi man battery, yung performance ng laptop is pabagal ng pabagal. It's because of yung mga updates. Hindi naman exactly 5 years, madededbol na agad yung laptop or yung unit. Again, nasa ating pag-iingat pa rin iyon. Meron nga dyan 10 years na unit, buhay pa din. Pero yun lang, kapag sobrang tagal na ng unit, hindi na to updated sa mga bagong program. At hindi na rin nagiging compatible sa mga software na nire-release. Kasi pataas ang pataas ang requirements or yung system requirements ng mga application na ito. Kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-subscribe naman and paki-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko na i-upload. Maraming salamat sa iyong panonood. See you on my next video.